1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at syempre kumakain ka ng tender juicy hotdog. Sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat po kayo ay kasing fresh ng Mama Sam ninyo. So, ano ba ang chika natin ngayon? Ang chika natin ngayon ay wala. Charot. So, si PE teacher kasi hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Siguro umuwi na siya ng probinsya na hindi niya ako sinama. Charot. So, yon. So, minessage ko naman siya. Kinamusta ko naman. Kaya lang, hindi niya pa nasisin. So, hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Ayoko naman tawagan. So, bayaan mo siya. And then, yung si kapitbahay naman, ayun nga, diba, this weekend, nagyayakad nga silang mag-inom. So, yon yung hinihintay ko. Pero, syempre, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman, ay nako, eto, nakakaloka siya ng bonggang-bongga. At nako, guys, promise. So, hindi ko na patatagalin. Sabing ganon, Mama Sam, ano ang reaction mo sa Miss Grand Thailand sa kanilang swimsuit competition? Ako, diba? Syempre, naloka ako. Naloka ako ng bonggang-bongga. Alam mo ba yon? Dahil yung mga kandidata, sa totoo lang, ang gaganda nila, nakita naman ninyo yung mga makeup nila, glam na glam talaga, at plakadong-plakado, kung mukha ang pag-uusapan at makeup, panalo, sobrang panalo, ganun din yung swimsuit nila, sobrang ganda, at nakita din naman natin yung mga kandidata, grabe din yung talaga yung katawan nila, no? Ang lalaki ng balakang kahit payat sila, pero syempre, ang nakakaloka sa kanila, ha? Yung performance nila. Ayun ang nagpapa-cheat doon sa Miss Grand Thailand. Sa totoo lang, nagmumukhang Chipanga ang Miss Grand Thailand because of girls. It's not about Mr. Nawat. It's about the kung sino yung nagpipresent dyan na nakakaloka. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan magpasarela ng nakatalikod, patalikod, bumaba ng hagdanan na patalikod. Ano ba ang gusto nyong patunayan, mga girls? Gusto nyo bang ipakita sa amin na sobrang panalo yung eksena ninyo na kaya nyong bumaba ng hagdanan na naka-heels? O, diba? So, yon. So, nakaka-chipanga sa totoo lang kasi parang over sa lande, over sa sayaw, over sa eksena. Ayon ang nangyari dyan sa Miss Grand na yan. Kaya, ang ganda-ganda ng presentation, ang ganda-ganda ng production, cheap pa rin ang dating. Kasi gawa ng mga cheap na girls na to. So, nakakaloka. Ang cheap-cheap ng dating. Nakakaloka. And then, may mga, ayan, sa sobrang lande, ayan, nasubsug pa si ate. Diba? So, yon, Diyos ko. So, yun yung mga nakikita ko na parang ang ganda sana ng production nila. Pero, wow. Wale ang kanilang mga performance ng mga girls. Yung iba sobrang ang bilis maglakad. Talagang hindi pa natin masabi na yung kanilang pasarela para kung ano-ano na lang, di ba? So yun, so walang proper. So sana yan ang maayos ng Miss Grand. To be honest, may isa kong kandidata na sobrang plakado yung kanyang pasarela. Tama lang yung dating. Ang lakas, maka-elegant. And then, ang social. And then, gusto ko siya manalo ng Miss Grand ngayong taon na to. Miss Grand tayo sa Raburi. Yun. So, nako. Nakakaloka talaga. So, si Miss Grand sa Raburi, napaka-elegante. Napaka-ganda ng palo. Yung kanyang pasarela. Sobrang sosyalan. Yung alam mo yun, hindi kailangan umeksena kasi she's a pretty face. Ang bongga. Siya lang yung hindi umeksena talaga. Yung iba kasi kulang na lang talaga mag-circus-circus dyan. Nakakaloka. Kaya nagiging cheap yung Miss Grand because of another girl. Diba? At ito pang sumunod na chika. Diyos ko, si Kun An. Nakakaloka din si Kun An. May pa-announcement na naman. Ano daw ba ang dapat na suotin niyang damit sa darating na Miss Universe Coronation Night, Miss Universe Philippines Coronation Night, kailangan daw ba niya ng designer na maggagawa ng damit niya ng bonggang-bongga na
alam mo yon yung magsasuot siya ng ano, magsusuot siya ng Philippine nanya. Alam nyo, sa totoo lang, kahit ano naman na suotin mo kung ano, kahit labas na yung pepe mo, okay lang. Nakakaloka ka kasi, masyado kang papansin. Pumunta ka sa Pilipinas, magbarong Tagalog ka. So yun, matutuwa sa'yo yung mga Pilipino. So tama na ang drama. Ang akin lang, sana ipakita ninyo yung the best para sa Miss Universe, and then ipakita ninyo yung kung ano ba yung dapat ipakita at kung sino ba yung dapat manalo dyan. So, alamin mo, hindi yung parang ang chip-chip lang ng dating na mananawagan ka pa kung anong, sinong designer ang gagawa ng damit mo at ano ba ang magandang suotin. So, barong Tagalog, di ba? Kumuha ka na rin ng kabaon, charot. So, yun. So, nakakaloka kasi. Alam mo yun, hindi naman na kailangan i-announce siya. You have to presentable yourself na kahit ano naman ang suotin mo dyan ay maganda ka sa paningin ng mga Pilipino. Ganon! So, makita lang nila na maayos ka, maganda ka, elegante yung dating, elegante yung pananalita, winner ka. So, yun, ganun. Hindi mo kailangan magpa-eksena na, oh, kailangan ba naka-Pilipin na niya ako? Oh, kailangan ba yung designer ko kilala? Nako, kalokohan yan. So, kahit anong suotin mo, kunan, kung talagang nasa puso mo ang pagharap sa mga Pilipino, mararamdaman nila yon at gugustuhin ka nila ng bonggang-bongga. Di ba? So, ito pa sumunod na chika, Stephanie Gutierrez, saan daw ba pwedeng sumali na pageant pa? Alam mo, sa totoo lang, kasi nung lumaban to ng Miss Universe, she's 18 years old lang yata. And then ngayon, parang ilang taon na nakakalipas siya, pwede pa siya sumali sa ibang pageant. Pwede siya sa Miss World, pwede siya sa saan ba, international, pwede din to. And then pwede din siya sa supranational. So sana ma-appoint siya ng Venezuela na may padala pa sa another pageant bago pa malaspag ang kanyang katawan. Charot! So yun. Diba? Kasi parang nakita naman natin na talaga naman, ay nako, winner na winner ang peg ng lola mo. At nakita naman natin na talagang ando doon pa rin yung signature na haba ng buhok niya. Oh, di ba? And then ito, sumunod na eksena, Maureen Montaigne at Arbony magkikita sa finals ng Miss Universe Philippines. Yes, pareha silang taga USA, pareha silang lumaban ng Miss USA. So mas tagumpay lang si Arbony kasi ito kasi si ano, Maureen Montaigne, naligwak doon sa Miss USA. Alam niyo, sa totoo lang ako, para sa akin, si Maureen, sa totoo lang, ano eh, she tried her best naman, di ba? Sa lahat ng pageant, nandiyan, itinaray niya yung best niya sa Miss Universe, o, di ba? Miss USA, tinaray niya rin yung best niya sa Miss World Philippines. And then, naging Miss Eco, di ba? And then, nagpunta dito sa Miss Globe. Finally, bago siya mag-resign, meron siyang nakuhang corona. Kaya lang, hindi ko lang maintindihan kung bakit nandito siya sa Miss Universe Philippines. Bakit hindi siya doon sa binibining Pilipinas? So, lumalabas na walang loyalty ang lola mo. Charot! So, di ba, dapat nandoon siya sa binibining Pilipinas nag-host, hindi sa Miss Universe Philippines. Kasi, para sa akin, magaling naman siya. Kaya lang, dapat siguro, doon ka sa loyal, di ba? So, natutuwa ako at na-excite na sa pagkikita nila ni Arbony. So, ano kaya ang chikahan nila? So, pareha silang may half Filipino blood, and then pareha silang may half American blood. So, pareha silang pinanggalingan. Go to Philippines, go to, ano, tawag doon, USA. So, ngayon, nandito si Arbony para sa umaten nga sa Miss Universe Philippines. And then, eto naman si, ano, Maureen Montaigne, nakikipagsapalaran dahil gusto mag-artista sa Pilipinas na hindi naman marunong mag-Tagalog. So, yun. So, yun yung sinasabi ko. Dapat kung may mga hop-hop blood tayo, dapat na pag-aaralan natin mag-Tagalog, na pag-aaralan natin magsalita ng kung ano-ano, di ba? Yung kumbaga, English and Tagalog. Kasi para pag pumunta sa Pilipinas, tingnan mo si Catriona, nagsikap mag-Tagalog, o, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang magiging reaction ng lahat pag nagkita na si Arbony at saka si Maureen Montaigne. O, ito naman daw sa Miss Earth. Si Kerry, si Liana, at saka si Soray. Sorry, di ba? Ng Australia. Sila ba ang maglalaban-laban talaga sa finals?
Yes, parang feeling ko sila yung top four. Madadagdagan na lang ng isa yan. I think malakas kasi si Yanas ng Laguna. Grabe naman kasi ganda ng katawan ng bakla. Nakita naman ninyo talagang pumapalo ng bonggong-bongga. At naloka ako. Diba? Ang ganda kasi. Talagang winner. And then si Sheree. Ay nako si Sheree. Medyo na-surprise ako sa kanya kasi talagang akala ko noon top 10 lang pero ngayon no, top 4 na. At pwede mag last two standing dito si Yana at si Sheree o kaya si Kerry at si Yana. Basta silang tatlo malakas. Si Kerry naman maganda pero parang feeling ko kulang pa sa eksena. Yung kulang pa sa hinog. But si Sheree parang kaya niyang lagpasan si Kerry ng more. And then si Yana at saka si Sheree talagang parang feeling ko. Etong si Kerry at saka si Sheree parang feeling ko nilalabanan talaga nila si Yana ng bonggang-bongga. But sure win dito si Yana. Siya yung magiging next Miss Universe Philippines Earth natin. Ah, Miss Earth Philippines natin ngayong taon na to. Diba? So ganda ba naman niya? Diyos ko, tatanggi ka pa ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Syempre dito sa Mama Sam Vlog, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chika. See you tomorrow!